Dr. Vito, pag-usapan naman po natin ang mga posibleng sakit o karamdaman na maaari mong makuha tuwing tag-ulan. Ang gagawin natin, yung mga most common para mas mabilis ninyong maunawaan. So yung number one, dengue. Ito po ay nakukuha natin sa lamok. Kaya kailangan natin itanggalin yung mga stagnant na tubig na nakapalibot sa ating palibot sa ating tahanan. Or gumamit tayo ng mga mosquito repellents, okay? Na pinapahid para siyang cream or lotion. So, number two, leptospirosis. Isa po siyang bacterial infection na maaari nating makuha sa mga kontaminadong tubig. At lalong-lalo na kapag po tayo po ay may pagbabaha. Lalo ngayon sa atin ngayon na tag-ulan. So, iwasan natin. Dahil kadalasan yung tubig ay kontaminado ng ihi po ng isang daga. At kailangan natin nadalihing malinis ang ating kamay. Number 3 po kapatid, yung typhoid fever na maaari natin makuha sa mga kontaminadong tubig at pagkain. So kailangan natin pakuluan ng maayos ang ating tubig kayong tag-ulan o kaya naman po uminom tayo ng malinis sa tubig at dapat malinis ang ating mga kinakain. At pang-apat, itong cholera. Ito po ay makukuha natin para siyang diarrheal disease o nagdudumi ang isang pasyente. Ito po ay cause po ng isang vibrio cholera. Ito po ay makukuha natin sa mga kontaminadong tubig at mga pagkain. At kung maaari, i-avoid natin ng street foods tuwing tag-ulan. At panglima kapatid, iwasan po natin yung lumalabas ng bahay, nagpapaulan, dahil uso din po ang influenza or flu, yung ating tinatawag na common colds. Napapansin yung may mga sipon, sakit ng ulo, sakit ng lalamunan. Kaya mas mainam kung malapit ng tag-ulan, kailangan updated ang ating mga flu vaccine. At iwasan natin magkaroon ng contact sa mga kontaminadong mga tao or pasyente. Okay? At pang-anim, hepatitis A. Kadalasan po natin makukuha ito sa mga kontaminadong mga pagkain din po, tubig, sa ating kamay, kapag hindi po ito malinis. So, kadalasan kung nakakaras kayo ng mga abdominal pain, mapapansin nyo pong parang hihina ang inyong katawan at lalong-lalong magkakaroon kayo nito kapag mahina ang inyong immune system. Pampito, yung pagdudumi o yung gastroenteritis. Lalo na kapag umuulan, binabaha ang ating mga tubig ay kinakain ay kontaminado ng mga organism. So make sure lamang na kapag imbak kayo ng malinis na pagkain at tubig, lalong-lalo na kapag tag-ulan. At pang 8 kapatid, pang 8 ay yung mga iba't ibang uri po ng skin infection, lalong-lalo na kapag nabababad po ang inyong paa ng matagal sa baha o sa tubig. Pwede kayo magkaroon ng mga fungal infection or mga sugat. At pang-siyam kapatid, conjunctivitis, yung nagkakaroon ng sore eyes. Hindi lang po yan tuwing tag-araw, nasabi ng kasabihan ng mga kababayan natin. Ngayon na rin pong tag-ulan, tag-baha. Lalong-lalo na kung ang inyong pong kamay ay namadumi at ito po ay na idadampin nyo, nakukusot sa inyong mga mata na pwede mag-cause ng contamination or infection. Kaya ngayon tag-ulan, ingatan nyo po ang inyong sarili, panatilihing malinis ang inyong kapaligid at huwag lalabas ng bahay, lalo-lalo kung may baha. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal, mapagpalang araw sa ating lahat.